Isang magandang umaga muli sa mga kapatiran at sa bawat isang nandito sa panambahan sa Moonwalk Community Bible Church. At nagpapasalamat tayo na binigyan tayo ng pagkakataon na kahit sa oras na ito ay magkaroon tayo ng second service. At binabati din namin ang bawat isa na nasa kani-kanilang pamamahay na nakikinig. At sana ay samahan tayo ng Diyos sa gawing ito sa pagpapatuloy natin sa ating panambahan. At tayo ay magsimula na ngayon sa ating ikalawang service. At tayo ay umawit mula sa ating mga himnaryo. Awitin natin una-una ang hymn number 60. Hymn number 60. At tanyahan ko pong bawat isa na tumayo. Tunay aming Diyos, kayo'y kataas-taasan, kayo'y hari, kayo'y dakila sa lahat, kayo'y nakaluklok sa inyong trono ng kapangyarihan at biyaya. Kaya kami ngayong umaga ay patuloy na magpapakatira pa sa inyong harapan. We recognize, O Lord, your greatness in all this. But even in all that, you have shown yourself to be merciful. You have condescended sa mga mabababa na tulad namin, sa mga rebelde at mga makasalanang tulad namin. Kaya ganun na lamang, O Diyos, ang aming laman, ang aming mga puso. At dapat maging laman ng puso sa umagang ito, sa pagpupuri at pagluluwalhati sa inyo, na kami, na hindi karapat-dapat, ay pinagkalooban ninyo ng biyaya, habag, kapatawaran ng kasalanan, kaligtasan, na kami maaaring makipag-commune sa inyo ngayon sa mga oras na ito, sa pamamagitan lamang ni Kristo Jesus. Kaya samahan nyo kami, O Diyos, sa aming panambahan na ito, bagaman nakakaranas kami patuloy ng disruptions at ang iba hindi namin kasama dito,
sa silid na ito, pero kami nagpapasalamat na may paraan upang mahatid pa rin ang inyong salita. We praise you and we glorify you. Gamitin niyo po ang oras na ito sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan, sa paglago ng inyong iglesia, at sa kaligtasan ng mga wala pa sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tayo dumako sa ating scripture reading at tayo magpapatuloy sa binabasa natin dito sa Genesis chapter 27 na kung saan ay last time ay hanggang verse 29 tayo. Tatapusin natin ngayon from verse 30 hanggang 46 ng Genesis 27. Now it came about as soon as Isaac had finished blessing Jacob, and Jacob hardly gone out of the presence of Isaac his father, that Esau his brother came in from his hunting. Then he also made savory food and brought it to his father. And he said to his father, "Let my father arise and eat of his son's game, that you may bless me." Isaac his father said to him, "Who are you?" And he said, "I am your son, your firstborn, Esau." Then Isaac trembled violently and said, "Who was he then that hunted game and brought it to me so that I ate of it, all of it before you came and blessed him?" "Yes, and he shall be blessed." When Esau heard the words of his father, he cried with an exceedingly great and bitter cry and said to his father, "Bless me even also, O my father." And he said, "Your brother came deceitfully and has taken away your blessing." Then he said, "Is he not rightly named Jacob? For he has supplanted me these two times. He took away my birthright, and behold, now he has taken away my blessing." And he said, "Have you not reserved a blessing for me?" But Isaac replied to Esau, "Behold, I have made him your master, and all your relatives I have given to him as servants, and with grain and new wine I have sustained him. Now, as for you then, what can I do, my son?" Esau said to his father, "Do you have only one blessing, my father? Bless me, even me also, O my father." So Esau lifted his voice and wept. Then Isaac his father answered and said to him, "Behold, away, or of from the fertility of the earth you shall be your dwelling, and away from the dew of heaven from above. But your sword shall by your sword you shall live, and your brother you shall serve. But it shall come about when you become restless that you will break his yoke from your neck." So Esau bore a grudge against Jacob because of the blessing with which his father had blessed him. And Esau said to himself, "The days of mourning for my father are near. Then I will kill my brother Jacob." Now when the words of her elder son Esau were reported to Rebekah, she sent called her younger son Jacob and said to him, "Behold, your brother Esau is consoling himself concerning you by planning to kill you. Now therefore, my son, obey my voice and arise, flee to Haran, to my brother Laban. Stay with him for a few days until your brother's fury subsides, until your brother's anger against you subsides and he forgets what you did to him. Then I will send and get you from there. Why should I be bereaved of you both in one day?" Rebekah said to Isaac, "I am tired of living because of the daughters of Heth. If Jacob takes a wife from the daughters of Heth, like these from the daughters of the land, what good will my life be to me?" So ito po yung pagpapatuloy dito sa account na kung saan ay pagdideceive ni Jacob at ni Rebecca sa kay Esau at kay Isaac. At itong binasa natin mula verse 30 hanggang 46, ito na nga yung matapos ng gawin ni Jacob, yung panlilin lang niya kay Isaac, at dumating na nga si Esau. At dito nakita natin na imbis na sa kanya mapunta yung blessing bilang firstborn, ay hindi napunta sa kanya. At ganun na nga lamang yung hinagpis at galit ni Esau sa kanyang kapatid. And again, yung tema rito na matingkad na makikita natin is yung kasalanan talaga
ni Jacob maging kay Rebecca. And the first the second time na sinabi ni Rebecca, verse 43, no, na hindi natin lubos maisip na isang nanay gagawin sa kanyang anak, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya yung bagay na ito. Na sinabi niya lang na obey my voice, as if to say, sige lang, ako bahala sa iyo, mag-disobey ka or gawin mo tong kamalian na ito, basta akong bahala sa iyo. This is not the first time sinabi rin niya nung una ng pagdi-deceive. And we can see how sin in the household brings division, brings chaos, brings anarchy, kaguluhan ang dinadala nito sa isang pamamahay na kung saan ang kasalanan ay minamaliit, tinotolerate, at binabaliwala. At ganun na nga nangyari sa kanilang pamilya. Isang matingkad na paalala at maliwanag na warning para sa atin na deception, lying, ay papatong-patong yan. Simula to sa mga maliliit lang na bagay, sa kasalanan na pagsisinungaling lang din, pagdi-deceive, pero patong-patong. So sana sa atin, no, bilang mga mananampalataya, ay huwag natin tularan. Kung meron tayong makukuha dito na application, ay huwag natin tularan itong halimbawa ni Rebecca at ni Jacob, na kung saan sila ay kumilos ng may panlilin lang sa kanila mismong pamilya. And ganun din, nakita din natin yung response ni Esau dito, na nagngingit-ngit na galit. He bore a grudge to the point that he wants to eliminate or to kill, to murder his own brother. He planned it in his heart. So mag-ingat din tayo doon, mga kapatid, hindi lamang sa pagsisinungaling o pandinin lang, pero pag-ingat din tayo sa galit. At napag-usapan natin yan last time, no? To not to give place to the devil or opportunity sa devil, not to let our anger be prolonged, but immediately confess and repent of it. Dahil ito'y example na ito. Pag ang galit, bitterness ay nasa puso at hindi ito maisuko sa Diyos, ang kahantungan nito ay mas mabigat pang mga kasalanan. Tulad nito, planning and even conspiring paano niya papatayin yung kanyang kapatid. Ginawa niya ng timeline. Sabi niya nga, pag natapos lang itong pagluluksa, papatayin ko yung kapatid ko. Dahil sa kanyang galit. So sana mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga kasalanan na ito na hindi tayo immune. No? Anger, yung anger natin, napag-aaral natin last time din, we are provoked easily by so many things. And ganun din, sa deceitfulness, pagsisinungaling, sana ay mag-ingat tayo, lumakad tayo ng may katotohanan or ayon sa katotohanan. Panalangin natin to at ang mga ilang bagay sa umagang ito. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa biyaya ninyo, sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin. At maging kaming mga niligtas ninyo ay gaya nung narinig namin sa Sunday School, ay meron ng kalayaan na nakay Kristo Jesus. Hindi kalayaan upang gumawa ng kasalanan, kundi kalayaan na sumunod sa inyo. Kalayaan na manildihan sa bawat isa. Lord, sana sa binasa namin ito, makita namin, mailapat din namin sa aming mga buhay na yung kalayaan, ang kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin. Mula sa tanikala ng kasalanan, ay kami makapaglingkod sa inyo at sa mga kapatiran ng may katotohanan at kabutihan. At ganun nga, na maiwas kami sa mga kasalanan ito. Panlilin lang, pagsisinungaling, deceitfulness, even scheming, deceitfulness, O Lord, na pinagpaplanuhan pa. Lord, sana hindi ito maging katangian namin. Sana nga rin, hindi rin kami tulad ni Esau na kung saan ay nagkaroon ng masidhing galit na hahantong sa pagpatay o planong pagpatay sa kanyang kapatid. Eh Lord, sana tulungan at turuan niyo po kami mula sa inyong salita patuloy na maging ang aming pasensya, ang aming pagpapakumbabang loob ay manatili din na nakatingin kay Kristo Jesus bilang aming halimbawa na sa inyong biyaya ay magampanan namin ito. Maiwas kami sa mga makasalanang bagay, sa mga tulad nito upang kami lumakad ng may pagtitiwala at pagtugon sa inyong kalooban, that we may not grieve you indeed. So Lord, help us as we walk before you na baging sa bawat isa, sa kapwa namin mananampalataya, ay hindi makita sa amin itong ganitong attitude or disposition
kundi tunay na pag-ibig na humahantong din sa paglilingkod at pagiging considerate sa aming mga kapwa mananampalataya. And then Lord, we also commit sa inyo ang aming sitwasyon sa aming bansa na patuloy, laganap pa rin ang sakit, ang ospital, yung health sector ay overwhelmed, maging ang gobyerno mismo ay overwhelmed din sa mga bagay na ito. Lord, we ask for your wisdom na sana ay magkaroon ng tamang paglapat ng mga patakaran, lalong-lalo na itong pag-uusap na gagawin ng IATF at ng mga medical sectors, patuloy ng pag-meeting na sana ay hindi rin ma-burn out itong aming mga tinatawag na bayani na dahil sa kanilang paglilingkod sa health sector. Ganun din sa amin dito sa iglesia, salamat o Diyos na patuloy niyo kaming iniingatan. Naway, bigyan niyo rin kami ng patuloy na kasigasigan na i-employ yung mga means ng pag-iingat ninyo. Ang pag-maintain ng aming kalusugan, ang pagkaayusan sa aming mga physical na katawan ay magawa din namin ito nang walang pagpapabaya sa aming sarili o pagiging inconsiderate sa iba. Salamat o Diyos na meron pa rin pagkakataon na kami makapanambahan tulad nito. Pero hiling namin na sana dumating sa lalong madaling panahon ang pagluluwag din ng restrictions para kami ay makapagtipon na mas marami upang ang mga kapatiran ay makita namin ang bawat isa at merong tunay na kagalakan din na makapanambahan sa inyo ng sabay-sabay. Pero para mangyari din ito, Diyos, ay kasama yung pagkaayusan din sa aming kalagayan ngayon. Kaya kinukumit namin ang gobyerno namin sa inyo, tulungan niyo ang aming Pangulo na marahil ay pagod na rin at marami rin mga inaasikaso. Tulungan niyo na siya maging maingat sa kanyang pananalita na maging mahinahon at maging akma ang mga sasabihin niya na hindi na makadagdag din sa mga suliranin. Kundi sana ay makapagbigay pa ng kalakasan at encouragement sa mga kababayan namin. And then Lord, we also thank you for the opportunity na maging bahagi din ng biyaya ninyo para sa mga kapatiran namin na iglesia sa pondo na inyong pinagkaloob mula rin sa mga ibang kapatiran na ito'y nagagamit o Diyos sa maayos na bagay at ito'y nakatulong doon sa Batangas through Pastor Willie. Salamat at nakarating sa kanilang tulong at nakita nga rin namin ang kasiyahan sa mga kapatiran nando doon. Pero sana hindi lamang physical na tulong ang naihatid nito, kundi lalong pagpapatibay at pagpapalakas ng kanilang spiritual na kalagayan sa natanggap nilang biyaya mula sa inyo. O Lord, in the midst of all these providences na inyong dinala sa aming kalagitnaan, ay hiling pa rin namin na mahabag kayo sa aming bansa na sana nga po ito'y tumungo sa lalo pang pagkilala sa inyo sa pamamagitan ng inyong ebanghelyo, ng kingdom ninyo o Diyos ay mapalawak pa itong mga ganitong opportunities. We have read in Revelation kanina how you gave this loud calls of repent to repent, O Lord, that you will judge finally. But these judgments are already in place sa amin ngayon, mga partial judgments. Gamitin niyo nawa ito, O Diyos, para sa pagtawag, hindi lamang sa aming mga kababayan, kundi sa mga wala pa sa inyo na nasa ibang bansa din, upang sila'y tumalikod sa kasalanan at tumingin at manampalataya kay Kristo Jesus. Pinapanalangin din namin ang mga kapatiran namin na may mga karamdaman na mabibigat at marami din sila. Pero pinapanalangin namin si Pastor Alex patuloy, salamat na kasama siya namin ngayon. Hiling namin ang patuloy niyong pagpapagaling sa kanya, dun sa kanyang mata, na sana nga po ay magkaroon na ng mas maayos, mas malinaw na diagnosis upang malapatan ito ng lunas at siya ay makapanumbalik sa dati niyang gawain, sa trabaho man, sa kanyang pamilya, at lalo-lalo na dito rin sa iglesia. At tulungan niyo po na itong aming mga iba pang kapatiran na palagi namin pinapanalangin ay makasumpong ng biyaya patuloy sa inyo upang makapagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Muli, aming Diyos, samahan niyo kami sa oras na ito ng aming panambahan na sa aming pag-awit, sa aming pananalangin, sa aming pakikinig na iyong salita ay tunay na kayo ang siyang maluwalhati at madakila. At tulungan ninyong bawat isa sa amin na makinabang sa inyong salita at tulungan niyo po na ito'y hindi lamang maging salita sa aming mga isipan kundi mailapat ang mga katotohanan ito sa aming mga buhay.
ito'y maging maningning na patotoo sa madilim na mundong ito ng katunayan at katotohanan ni Kristo Jesus. Salamat po ng marami at pagpalain niyo ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Bago natin pakinggan ang salita ng Diyos, tayo'y muling umawit sa hymn number 254. Ay, sorry. Limutan ko first Sunday pala. First Sunday of the month pala ngayon, so we will have pala yung offering natin para sa benevolence concerns ng iglesia. At maaari po natin pagkaloob yung ating benevolence offerings. Tayo muling umawit at umawit tayo sa hymn number 254 bago natin pakinggan ang salita ng Diyos. Hymn number 254 at tayo po'y magsitayo sa ating pag-awit. Sa ating pagpapatuloy dito sa tinatalakay natin sa Ephesians chapter 4, na bahagi pa rin ng ating maiksing paksa lang naman ng equipping ng mga mananampalataya, na dito nakita natin na ang pagkaloob ng Diyos sa kanyang iglesia, sa church, ng mga lingkod niya upang gamitin. Sabi sa Ephesians 4 verse 12, verse 11, and He gave some as apostles, prophets, some evangelists, some pastors and teachers for the equipping of the saints, for the work of service to the building up of the body of Christ. At nakita natin na kalakip nitong equipping na ito
ay makita din natin na tayo ay binago na ng Diyos. Bilang binago ng Diyos, tayo bagong nilalang, kumbaga. At nakita natin ng mga nakaraan ay yung mga katangian ang pagiging bagong nilalang. There is a putting off of the old man and there's a putting on of the new man sa kanyang pananalita, sa kanyang temper at maging sa kanyang gawi, sa kanyang mga pagkilos. At dito ngayon sa pagpapatuloy natin, may bahagi from verse 30 hanggang verse 32 na kung saan merong utos muli na ibinigay dito. Parang summary din naman pero hindi pa talaga. Pero ang may kinalaman ito dun sa mga nauna na yung ating gawi bilang mga bagong nilalang ay may kinalaman ito sa ating ugnayan din sa Diyos. At natalakay natin kumbaga nouna yung horizontal aspect, no, ng pagiging equipped ng mga mananampalataya is our dealings with our fellow believers, one another, and even sa fellow men natin, yung horizontal aspect. Pero hindi lamang yan, dito sa ating pag-aaralan ngayong paksa ay yung ating namang vertical aspect. May emphasis na patungkol sa ating direct na dealings toward God, in particular, yung Holy Spirit. Kaya sa ating umaga ito, ating tunghay itong verse 30. No? Ephesians chapter 4, verse 30, na familiar na passage din. Na kung saan sabi dyan, "Do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption." So tayo manalangin muna at hilingin ng tulong ng Diyos. O aming dakilang Diyos, humihingi kami muli ng inyong patuloy na patnubay at pagsama sa amin. At ang iyong banal na Espiritu ay ibuso rin sa aming kalagitnaan at samahan kami magmula dito sa pulpito na gamitin ninyo ang inyong lingkod ng may kapangyarihan. At sa kahinaan ko ay ang inyong kalakasan at kapangyarihan ang siyang mailantad. Ang bawat isa na nakikinig dito sa kanilang pamamahay man ay gabayan ninyo, O Diyos. At inyong banal na Espiritu ay kumilos din. Gaya ng inawit namin, magbigay ng liwanag sa aming madidilim at marurupok at mapupurol na isipan. At kumilos din sa pagkaloob ng buhay sa mga wala pa sa inyo to quicken those who are dead, that they may come to Christ as Savior and Lord as well. So be with us, we pray, in Jesus' name. Amen. Now dito sa utos na binigay, ay may direct na recipient. No? Inutusan tayo, inutusan yung mga mananampalataya to do such a duty na kung saan ang direct nitong recipient ay yung banal na Espiritu. Yung compliance natin in obedience dito sa mga bagay na ito ay may direct na relevance or recipient, yung banal na Espiritu. We are commanded not to grieve Him. Do not grieve the Holy Spirit. But before we proceed na, kasi ang magiging mabigat nitong bahagi is, paano ba natin na hindi siya magigrieve o magbibigyan ng sorrow ang banal na Espiritu, ang Diyos mismo? Iyan yung matatalakay ideally dapat sa verse 31 hanggang verse 32. But for now, suffice it na ito munang verse 30 na mabigyan na tayo ng konting paglilinaw din sa ating pag-aaral. And it is necessary lang naman din to clarify mga katotohanan na kalakip nitong utos na ito. So I have two main points lang naman sa ating ngayong umaga. Una is an explanation of the command. At ang pangalawa is yung relevance nitong command na ito. Anong kinalaman dito sa utos na ito? Anong meron dito sa utos na ito? Bakit kailangan sundin din? Okay, so una-una, tunghayin natin itong explanation of the command. Ang sabi nga dyan is do not grieve or grieve not the Holy Spirit. And makita natin yung term ng ano ba itong ibig sabihin nung grieving the Holy Spirit. And this is God's disposition in its plainest sense, yung disposition ng Diyos, in particular ng banal na Espiritu, towards sin, towards disobedience sa kalooban, sa utos ng Diyos. There is a grieving na nangyayari dito. And similarly, makikita natin to throughout scriptures ng passages na nagde-describe, nagbibigay ng ganitong damdamin, kumbaga, ng Diyos. We see it sa Genesis chapter 6, verse 5 to 6.
familiar kayo kung anong passage ito, ito yung patungkol sa prior to the flood, sa Genesis chapter 6. In verse 5, the Lord saw that the wickedness of man was great on the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. The Lord was sorry, verse 6, the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. So masidhi po, matinding damdamin po ito ng Diyos na pagpapakita in relation dito, malinaw, sa kasalanan. So similarly, na may ganong disposition or ganong sentiment ng Diyos. Ganon din sa Psalm 78 verse 40. Mga ilang passages lamang po naman ito at napakarami pang iba. Pero binibigyan ko lang kayo ng pwede nating makita relevant sa scriptures. Psalm 78 verse 40. How often they rebelled against Him in the wilderness, referring dun sa mga Israelites, and grieved Him in the desert. And verse 41, again and again, they tempted God and pained the Holy One of Israel. So, sin, offense, and grief, and pain ang nadaraang nagiging kinantungan ito. And even dun sa Deuteronomy 1:37, na kung saan ito yung account ng kay Moses, dahil sa kanyang reluctance, na to the point na nagkaroon ng anger nga ang Diyos, no? Merong sentiment ng Diyos na parang naggalit siya dito kay Moses. And we see this marami pang iba throughout scriptures na kung saan God is portrayed as someone, as a being na kung saan hindi siya stoic, hindi siya yung indifferent lang, na parang makapangyarihan, talagang dakila sa lahat, na parang walang emosyon. Nakikita natin merong emosyon na pinakita dito ang Diyos sa pag-reveal niya ng kanyang sarili sa kanyang salita, eh ganun din ang makikita natin. Pero minsan nagkakaroon na ng siguro misunderstanding, kasi pag nabasa natin itong mga talatang tulad nito, ang usual na pag-equate natin, pag nakita natin anger, pag nakita natin grief, pag nakita natin love, ang equation madalas, kung hindi minsan man, eh yung in-equate natin to sa human kind of emotion. No? Yung galit ng Diyos, eh parang katulad pag nagalit ba tayo, ganun ba yon? Uncontrolled, malicious, at explosive, na walang pagtitimpi, walang temper, even sa love, ganun ba ang love na pinapakita, pag pinakita dito yung love? Kadalasan doon nagsisimula yung confusion or misunderstanding na kung saan, we look at such emotion ng Diyos na nilahad sa scriptures as if it's in human terms or capacity. And we have to go back and remember Psalm 50:21, where David describes na, you know, I am not like you. God is saying that He's not like unto us. Na wala siyang, hindi ako tulad ng tao in His attributes. Kaya nga, pag pinag-aral natin yung attributes ng Diyos, isang overarching na principle is yung kanyang kabanalan. Wala siyang katulad sa pag-ibig, sa awa, sa biyaya. And when we see such that, you know, the Holy Spirit grieves or God grieves, it is something, yes, common yung understanding sa atin na how we grieve, how men grieve basically. Pero dito, it's an expression na kung saan ang Diyos ay merong pagre-relate sa atin. Ayaw natin, hindi pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili na malayo lang at walang kinalaman sa kanyang mga nilikha. So when we see yung ganitong attitude na kung saan grief, tulad nung nabasa natin sa Genesis 6 at iba pa, eh, makikita natin hindi ito tulad nung sa atin. Yung sa atin, pabago-bago tayo eh. At tendency din natin, yung galit, yung kalungkutan, eh nakadepende ito sa mga circumstances, tumataas, bumababa. And yung problema din doon, mga kapatid, pag yun yung, pag hindi natin naintindihan ng maigi, eh baka may tendency na isipin, pabago-bago ang Diyos. No? But we know that God Himself is immutable.
isang katangian ng Diyos ay hindi siya nagbabago. Pero paano to? Parang may tension. At parang nagbago dito yung, parang yung binasa natin sa Genesis 6. And it caused God, he felt sorry that he created man. But parang nagbago yung isip bigla ng Diyos. Dahil sa kanyang galit dun sa kasalanan. And we know na hindi to nag-i-imply ng pag-change sa kanya. Rather, yung manifestation ng mga divine affections ng Diyos ay ito'y may kinalaman sa kanyang katangian. These are active, deliberate dispositions patungkol sa kanyang eternal and holy and immutable character. No? Hindi tulad nung sa atin na nagbabago tayo when circumstances change. And there's a doctrine really din, nasa 1689 din naman natin, when it comes to yung character ng Diyos sa London Baptist Confession natin, chapter 2, ng paragraph 1, it says there that He is He is pure in spirit, invisible without body, without parts. Ibig sabihin ng without parts na hindi siya nabubuo na part love, part ganito, part ganyan. Hindi po, buo ang Diyos in all that. He is without parts. He's not composed of parts lang. But also, it sabi doon, He is without passions. No? Isang katuruan na sa atin, na sinasabi ng salita ng Diyos is that, in a sense, no, God is not affected outside and inside of Himself ng mga pangyayari. No? Walang nagkukos para siya ay magbago bigla. When we're talking about yung immutability ng Diyos. But it doesn't mean na wala siyang, hindi siya, indifferent siya, or stoic siya. It doesn't mean that. But sa kanyang pagiging soberano, sa pagiging Diyos niya, pinapakita rin sa atin yung kanyang sentiment or kanyang emotion. There is something in God's heart that corresponds to grief. Bagaman hindi siya talaga masabi natin dahil Diyos siya, labas siya sa kanyang creation, hindi siya katulad natin, pero there's something in his heart that corresponds to grief. Kaya yun yung language na ginamit dito in human terms para mas lalo natin maintindihan yung puso ng Diyos that there is grief. Merong kalungkutan, kumbaga merong sorrow sa puso ng Diyos that corresponds to human grief. When He sees His children in sin. Yun yung punto rito sa Ephesians 4:30. Do not grieve the Holy Spirit. Bakit merong kalungkutan, merong grief sa kanya is because of sin. Because of sin. And when we see the language in scriptures na parang may nagsasabing nag-iiba yung disposition ng Diyos, we have to be reminded of Malachi chapter 3 verse 6. Na kung saan sinasabi doon yung hindi siya nagbabago. I, the Lord, do not change. Sa James chapter 1, verse 17, that there is no varying sa kanya. There's no shifting shadow. So walang change nangyayari sa kanya. Yung minsan accusation, paiba-iba ang Diyos. No, tulad niyan, sabi niya, nalulungkot ang Diyos. So may pabago. Ang sabi ng isang commentator, isang theologian, sabi niya, ang Diyos, wala pong mood swings tulad natin. Yung reaction, yung response ng Diyos na ito is in compliance sa kanyang character, sa kanyang nature. Siguro isang imperfect din na illustration na mapagbigay sa atin ng linaw or liwanag sa bagay na yan is yung araw, yung liwanag ng araw. Yung araw mismo, walang pagbabago dun sa araw eh. Pero ang tatamaan itong araw, pag lumapat, tumama sa mundo, sa atin, yung araw, maraming pwedeng mag-cause na seemingly, sabi natin, para nag-iba yung ano nung araw. Nawala na yung araw. Paggabi, wala na yung araw. Hindi, nandoon. It's the same. Nandoon yung araw na yun. Pero nga lang, yung changes that take effect ay dito. Hindi dun sa kanya. So sa atin, it's an imperfect illustration, but I hope we get the point of when it comes to the immutability of God. It doesn't change Him. Hindi apektado ang araw sa mga nangyayari dito sa mundo. Kumbaga, tayo, apektado tayo ng araw. Pero minsan may varying dito sa effect sa atin. Pero walang pagbabago dun sa araw. Wala tayong dinudulot na epekto doon
sa araw. So, when we speak, when we see, when we read dito sa talata natin, sa utos in particular, do not grieve the Holy Spirit. Eh, that's a legitimate na emotion na kung saan eh, meron sa puso ng Diyos with regard sa kanyang pagiging banal that corresponds na siya ay kumilos, magkaroon ng ganitong response. Okay? Hindi yun pagbabago sa kanya. Now, itong bagay na ito, eh, bakit masabi natin, bakit banal na Espiritu? Hindi nang sinabi, do not grieve God. Kasi kung babasahin natin yung talata no, dito sa Ephesians, bakit hindi nang sinabing do not grieve God? Kasi do not grieve Christ. Yun yung naging linya rito about Christ, about God. Pero sinabi, do not grieve the Holy Spirit. Magandang itanong din yun para as an explanation sa command. Well, because it's the Holy Spirit na nag-i-indwell sa mananampalataya. He is the one na nananahan sa isang mananampalataya. Kumbaga, he makes his God's dwelling sa kanyang mga mananampalataya through the Holy Spirit. Pinangako na ng Diyos, si Jesus, na nagsabi na sa kanyang paglisan ay merong comforter, merong of the same kind na mananahan sa inyo habang ako ay wala dito. And that's the Holy Spirit. So why the Holy Spirit? Because He indwells us. So ganito yung picture. Since there is an indwelling na nangyayari because of the Holy Spirit na nananahan sa mga mananampalataya, eh yung habitation in that sense, pag may kasalanan, ganito na isipin natin, nagiging less habitable eh. Kayo mahilig ba? Gusto ba sa inyo sa bahay niyo na makalat, magulo, ang daming dumi? It's mahirap tirhan. And hindi ka, kung titira ka man doon, papipilitan ka, eh parang pangit, hindi ka ganun kasaya. Well, in a imperfect and similar way, yung indwelling ng banal na Espiritu sa atin, when we sin, meron mga bagay na hindi nararapat sa templo ng banal na Espiritu, sa tahanan ng banal na Espiritu, tayo, eh, hindi rin kaaya-aya. So what should that, how should that affect you? Kumbaga, kung ikaw yung naninirahan o titira sa isang maduming bahay o lugar. And similarly, in that picture, makikita natin that yung indwelling ng banal na Espiritu mismo ay dapat umayon tayo dun sa kautusan ng Diyos so that we will not grieve the Holy Spirit, yung presensya ng banal na Espiritu sa atin. So, we should, ang punto rito is that having put on the new man as believers, tayo ay dapat lumakad na hindi labag sa banal na Espiritu, kundi ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu na kung saan ay nananahan sa atin. We should, this should motivate us bilang mga mananampalataya to keep away from sin. Na yung banal na Espiritu ay nananahan sa atin, kaya dapat at nararapat lamang na tayo ay mamuhay ng hindi makasalanan. At nakita natin din yung implications nito sa mga nakaraang pag-aaral, no? At makita natin sa loob ng church, hindi lang individually sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, sa ating gawi. When we sin, what Paul is telling us, we grieve the Holy Spirit. We grieve God. And nakita natin sa Genesis 6, ganun din. It grieved him to his heart nung nakita niya yung sukdulang kasalanan ng tao. So God, in response dun sa mga bagay na yon, is yung grief and often judgment. Para sa kanyang mga anak, there's chastisement na nangyayari. Okay? So that's just a clarification lang or maybe an explanation of the command na kung saan merong grief. Hindi po ito nag-imply ng change sa Diyos, bagkos ito ay nagpapakita na meron sa puso ng Diyos that exhibits ganitong katangian just like ours, no, na in our language na mas familiar tayo, grief. And God grieves and the Holy Spirit grieves when there is sin. Now, yung command na ito, ikalawa, this is attached to another reality na kailangan natin makonsider
Kung tayo man ay lalakad at mag-obey and we will not grieve the Holy Spirit, eh may katotohanan itong kalakip. At ayun yung binanggit sa second part dyan, na kung sinabi, do not grieve the Holy Spirit of God, yung sabi dyan, by whom you were sealed for the day of redemption. Kalawa yung relevance ng utos na ito. May kinalaman kasi ito, hindi lang ito utos na, okay, huwag kayong magkasala, kasi pag nagkasala kay nalulungkot ang Diyos. No, minsan ganun kababaw na lang eh. Nag-iingat din tayo kung paano natin i-explain na, kasi magagalit sa iyo si God, malulungkot si God. As if God is under our mercy, as if God is our victim, kumbaga. Hindi ganun. Remember, kaya nais ko ibigay din yung talata na yon, that he's in a way, in a sense, he is unaffected. Kumbaga yung sa araw na binigay ng illustration, but nonetheless, he is concerned. He is passionate sa kanyang mga tao. So, anong kinalaman ng kasalanan if we grieve him? Bakit? Kasi kulang eh. Tingin ko kulang kung yun lang yung sinabi lang ni Pablo, do not grieve the Holy Spirit, but then do this and do that, and do this and do that. May kinalaman kasi itong utos na ito, particularly sa Ebanghelyo, sa Gospel. At yun yung sinasabi niya dyan sa verse, sa next phrase na nabanggit natin. To regard and obey yung utos na ito, this command, entails na merong understanding dun sa napakadakilang divine blessing ng redemption, ng gospel, ng salvation na natanggap natin bilang mga mananampalataya. That it was God who was at work. Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa bagay na ito, in particular, yung Holy Spirit na kung saan ang gawain niya yung sa redemption is yung application ng ginawa ni Jesus. When Christ accomplished yung plan ng redemption, dun sa krus ng Kalbaryo, inaccomplish niya yun eh. Sa kanyang kamatayan, narinig natin kanina, ay merong kapatawaran sa kasalanan at katuwiran na ilalapat dun sa mga mananampalataya. And Christ accomplished that. Pero paano ito nalalapat ngayon sa atin 2,000 plus years after Christ has died already on Calvary? Paano nalalapat sa atin yun? Not through good works, but by faith. Sa pagitan ng pananampalataya na ilalapat sa atin ito, pagsisisi at pananampalataya. Kaya yung gawain ng banal na Espiritu is yung application nung kaligtasan, yung redemption na ginawa ni Kristo Jesus sa krus. So the Holy Spirit has been given to us, sabi ni Paul sa ibang passage, as an earnest, pinagkalob sa atin, that He indwells the believer as an earnest of that heavenly inheritance. Kasi may pangako eh. Ang sabi kasi dyan, by whom you were sealed for the day of redemption. May huling araw, merong heavenly promise and heavenly inheritance na kung saan daw, yung gawain ng banal na Espiritu para sa mga mananampalataya is there's a sealing na nangyayari. There's a sealing by the work of the Holy Spirit. And pinagkaloob daw ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya as an earnest of that heavenly and final redemption. Upon His indwelling sa mga believer, therefore He seals them until the day of redemption. Kumbaga merong, in a sense, may pagtatago, may pagkikip. He is that seal that manifests God's ownership of us. Yun yung gamit, isa sa mga gamit ng seal noon eh. Yung tatak na kung saan it shows ownership. It shows ownership yung sealing. In that sense, the Holy Spirit shows God's ownership sa mga mananampalataya, and as well as indwelling them, that in His work in them, there may be a distinction sa mananampalataya, sa kanyang lakad ng kabanalan from those that are not gods. When I say gods, eh hindi sila possession ng Diyos. Ganito. So, ang banal na Espiritu, sa kaligtasan ng isang makasalanan, He indwells the believer and there's a seal that not only keeps them until the day of redemption, but there's a work, there's an inward work ng Diyos through the Holy Spirit na kung saan ang kalalabasan nito, yung bunga ng banal na Espiritu,
Therefore, pag itong bunga na ito ay nailalantad, nakikita ngayon kung sino yung pagmamay-ari ng Diyos at yung hindi pagmamay-ari ng Diyos. So that's the work of the Holy Spirit. He seals the believer. He gives that manifestation, pagpapahayag, katunayan, katibayan, na sila nga ay mga anak ng Diyos. Ephesians 1:13-14, in Him, in Christ, you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in Him with the Holy Spirit of promise, who has given us a pledge for our inheritance with a view to the redemption of God's own possession to the praise of His glory. So hindi lang sinabi ni Paul, basta huwag niyong galitin yung banal na spirito. Huwag niyong i-grieve. Kaya maging good boy and good girl kayo. Minsan ganun yung mga sa magulang, huwag niyong gagalitin si ganito, ha? Dapat good boy and good girl. Kulang na lang, sabihin mo Santa Claus, eh. Kasi pag ginalit mo, pag bad ka, wala kang biyaya, wala kang gantimpala. Pag good ka, meron ka. No, hindi yun yung pagkasabi ni Pablo rito. Do not grieve God, do not grieve the Holy Spirit. At nilagay niya ng pagtutukoy kung bakit hindi. Sa pamamagitan ng ano ba yung ginawa, katauhan ng banal na spirito na may kinalaman sa ating kaligtasan. So therefore, yung consummation nito is unto eternal glory is emphasized and to remind the believers na yung kanyang lakad daw na hindi i-grieve yung Holy Spirit is because of sin is a lifelong continual pursuit until that day of redemption. It's in the present. Do not grieve continuously the Holy Spirit because it is Him who has sealed you unto the day of redemption. So tuloy-tuloy po ito. May sense ng progression at persevering hanggang sa huli. Bilang isang mananampalataya, not to grieve Him in sin, but rather in obedience to God. So therefore, yung utos na ito ng pagsunod sa Diyos, ng paghindi pagkasala sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos, is anchored dun sa katotohanan na yon, na hindi ko, ayokong mapuot sa akin yung banal na spirito, ayokong mapuot sa akin ang Diyos, dahil sa katotohanan ng ginawa ng Diyos sa akin. Therefore, itong obedience na ito, mga kapatid, hindi lang ito emotional appeal o hindi lang ito emotional na, nalimutan ko yung term, pero sa parenting kasi. Pero hindi lang ito emotional appeal. But this is, there's a demand for obedience na hindi lamang siya parang threatened na obedience. But this is loving obedience. Obedience out of love. Obedience because of the gospel. Evangelical obedience. Yung totoong pagsunod na may kinalaman sa pag-ibig sa Diyos. Itong ginawa ng Diyos sa akin. Bakit ko lalapastanganin ang Diyos? Ba't ko isasalangsang yung kautusan niya? Na siyang umibig sa akin at itong ginawa niyang kaligtasan na hindi ako karapat-dapat? I should not be grieving. You should not be grieving the Holy Spirit who was given to us. You should not grieve God in general in that sense because of sin. Yan ang sinasabi ng paalala ni Pablo rito bago siya tumungo dito sa particulars ng 31 and 32. Our point is, our obedience to the command is with direct relevance to the gospel of God's salvation that we have received. At sa pag-apply ng banal na spirito sa ating kaligtasan na tinapos ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, yung banal na spirito bears witness. He is this seal of approval na kung saan because of His work in us, indwelling presence, that we are indeed children of God. It's the Holy Spirit that bears witness that we are children of God. Hindi lang tayo binubulungan or parang sinasabihan, hindi, sige, huwag ka maniwala din sa mga, basta anak ka ng Diyos. Basta yung feel na feel mo na anak ka ng Diyos. It's not just about feelings. Yung pag-bear ng witness ng banal na spirit that we are children of God
is may kalakip yun na katotohanan that is seen, nakikita. As the intense ng command na sinabi dito is a continual action, so we should regard our conduct, our walk as believers nang ganun din. We should be mindful ng presensya ng banal na espiritu ay nananahan sa atin. Yung presensya ng Diyos mismo ay nananahan sa atin. Therefore, there should be this humble and loving obedience to Him. Do not grieve the Holy Spirit that indwells us. Yan ang panawagan ni Pablo rito sa mga mananampalataya. But if I may add, we have to remember na itong talatang ito, yung sinabi ni Pablo, he addresses this to the church. He addresses the church. At dahil dyan, a church therefore must conduct her life na composed ng mga mananampalataya in walking in such humble obedience to God's commands so that we would not grieve the Holy Spirit that also indwells the church. So meron tayong individual aspect ito, but also there is a corporate aspect na kung saan bilang mga mananampalataya na pinagbuklod, pinagsama ng Diyos. Hindi lang basta-basta pinagsama, but there is a covenant among believers. Merong sumpaan na nangyari sa bawat isa at sa harapan din ng Diyos. Kaya nga, ganun nga rin kung pag may lumalakad ng lihis na hindi ayon sa kalooban ng Diyos na yung lakad nito is grieving the Holy Spirit of God, we are not to be indifferent. What should we do? We should be grieved also. We should be grieved that this brother or this sister is walking wayward, lumilihis ng landas. Hindi natin ikinakatuwa dapat. Sabi ko na eh, ganyan kasi yan eh. Noong una pa lang, noong nag-a-apply pa lang yan, ganyan talaga yan, feeling ko eh. Yan, ganyan. No. We grieve with that sin. And that sin has to be dealt with. That wayward brother or sister should be dealt with. Kailangan may paraan na i-recover nang sa ganun hindi lalong magpatuloy sa kasalanan. So that's why in the church, yung banal na spirito, that's why in the church context din, pag merong kasalanan, makakatiyak tayo na yung pagpapala ng Diyos doon ay talagang masasabi natin, parang hindi natin kasama yung Diyos ngayon. And remember, God has shown that picture doon sa Old Testament. Kaya nga, minsan sa mga prayers natin, Lord, sana isang prayer natin, huwag mawala yung presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Huwag tayong maging ikabod dito sa atin. And that can happen when there's sin. When there's sin in the camp, kumbaga. So we do not want to grieve God. We do not want to grieve the Holy Spirit who operates, who works individually sa atin, bilang mananampalataya, and even the church. Because that's what he says. Notice natin, verse 31 and 32, yung language na ginamit after noon, ng not grieving the Holy Spirit, is again, that one another. Hindi na ako tatalong, baka maunahan ko si Pastor Rolly and maunahan ko itong mga susunod natin. But that's the main point for this study ngayong umagang ito, is the command that we are not to grieve the Holy Spirit. What does it mean not to grieve the Holy Spirit? Is exactly that. That we are to walk not in sin, but in obedience to God. Because God is holy and righteous, immensely, eternally holy. And anything that do not correspond dun sa kanyang kabanalan na yon, na hindi tutugma doon, ay kasalanan, at therefore, ang disposition ng Diyos doon is grief, is anger, is wrath. Hindi nagbabago ang Diyos doon. Magmula noon hanggang ngayon, ganun ang kanyang disposition. We are the ones who are changing sa ating kalagayan. So in closing and application, do not grieve the Holy Spirit in sin and disobedience. As a loving child would not delight in grieving yung kanyang magulang na nagmamahal sa kanya, how much more yung Diyos, how much more yung banal na Espiritu. Kung isang mabuti, mapagmahal na anak nga daw,
Ayaw na magkaroon ng kalungkutan, kapighatian, na magdala siya ng kapighatian sa kanyang magulang, na nagmamahal sa kanya. How much more tayo patungkol sa banal na Espiritu, sa Diyos. So we should not grieve the Holy Spirit even more. Number two, if you claim to be a new man in Christ and there's no real evidence of the Holy Spirit's sealing, na sinabi rito, that you are indeed God's possession or a holy vessel fit for the use and the glory of Him, you better examine yourself. Kasi sinabi rito, merong pagsisil until the day of redemption. Now, we recognize that there's a point in the believer's life that he may or she may fall into sin, even grievous sin. Pero yung marka ng isang taong niligtas ng Diyos, tunay na niligtas ng Diyos, ay hindi siya mananatili sa kasalanan yun. She will not continue to dwell in grieving God, in grieving the Holy Spirit. If he or she is a child of God, if you are truly a child of God, you will turn from your sins. Gaya nung pagtalikod nung prodigal son, and he came into himself and realized, What am I doing? I have this loving father. Left him. What am I doing here in this pigsty? Ang ginagawa ko rito sa babuyan. Sa kababuyan ng kasalanan. May God grant repentance, indeed. Kung ikaw isang kapatid na nahuhulog sa ganyang kalagayan, repent and turn to Him, except unless you are deceived, thinking na ikaw nga, akala mo ay all the while, na narinig natin kanina, ligtas naman ako eh. Ay, okay lang kahit magkasala ako. No. Number three, be comforted as well with the truth that God is immutable. Na yung love niya ay hindi nagbabago. His love is unwavering. Just unlike ours, na nagwi-waver. His mercies endure. Kaya nga yung description ng love sa 1 Corinthians, di ba? Hindi siya mostly emotional yung pag-describe ng love. It's what? It's an act. Pinag-aralan natin ni tinuro ni Pastor Clyde, 1 Corinthians 13. Love is a sweet feeling. No. Love is patient. Love is kind. In-express. At ganun din ang Diyos. Sa pag-express sa John 3:16, God showed His love. Ganito na lamang ang pag-ibig ng Diyos na kanyang sinugo, kanyang pinagkaloob ang kanyang bugtong na anak, sariling anak. It was expressed. So God is immutable. We have to be comforted with that fact. And we have to be thankful that He's not like us in our passions. Pag uminit yung ulo natin dahil sa isang napakalit na bagay, puputok na lang bigla. But on the other hand, we regard God as holy and righteous and is wrathful against sin. He is trustworthy nonetheless and He is worthy of all our praise. And lastly, para sa ating mga kaibigan, as much as yung love ng Diyos ay hindi nagwi-waver, His wrath is anger and anger towards sin also does not waver. And if He is grieved, if the Holy Spirit is grieved with sin, if you're not in Christ, His wrath, His anger remains upon you. And the only way na mapapatawad, mawawala yung puot na yan, is what we heard kanina rin, through Christ. Because of Christ, na ginawa niya dun sa krus ng Kalbayo, that's the good news. That in His love, He sent His Son. Hindi niya sinabi, for God so loved the world that He had that sweet sensation. No, He showed, He sent His Son so that He may redeem sinners like you and me, to be spared from judgment. And through Jesus Christ, in justice niya, ay na-accomplish. Tayong mga hell-deserving sinners, like you and me, kaibigan,
ay mari magkakaroon ng kapatawaran sa kasalanan, paghuhugas sa kasalanan na napakarami. Immeasurable, innumerable mountain of sin can be forgiven, will be forgiven if you but turn from your sins and come to Christ in humble repentance and faith. Manalangin tayo. Salamat aming Diyos sa utos at maging babala na ito na regard namin kayo bilang banal. Ang inyong banal na spirito na yung pinagkaloob sa amin, mga mananampalataya, that we would not grieve you, O Holy Spirit, because of sin, that we will not grieve you because of our disobedience and disregard of you and careless walk bilang mga mananampalataya. Oh, help us, O Lord, that we would, on the other hand, obey and love and pursue the things that would please you. Nang sa ganun, O Diyos, O banal na Espiritu, kayo hindi mag-grieve sa aming mga buhay, sa inyong pananahan sa amin. Help us, O Lord, that in doing so, in obeying you, we would do so in love dahil sa inyong ginawa sa amin. That you first loved us, that's why we love you. So help us, we pray, and even for our friends then, na wala pa sa inyo, kahabagan nyo sila, O Diyos, na makita nila ang kabutihan ninyo, habag ninyo, na hindi nagmamaliw para dun sa mga magsisisi at mananampalataya kay Kristo Jesus. Sa kanyang pangalan kami nananalangin. Amen.